Hello, hello ulit mga kaibigan. Good evening sa inyo lahat dyan sa... good evening ba? No, good morning sa inyo dyan sa Pilipinas. Continuation lang ng gusto kong documentation. Medyo, medyo nag-ready na talaga ako doon sa pag-dating ni baby. Ready ko sa sasakyan para doon sa... para doon sa ilalagay ko na cover lang, protection para hindi masira yung leather. Okay, ano kaya yung mga nilagay ko rito? Meron ako dito dala-dala na cover. Ito, nabuksan ko na nga siya actually. Tinignan ko kung gano'n ko kapal. Excited kasi ako na may ilagay yung seat cover. May ilagay yung car seat ni baby dito sa sasakyan ko. Bumili ako na itong protector. So, maganda siya kasi hindi direct na tatamaan yung leather at mapoproteksyonan talaga yung mapoproteksyonan yung leather yung sasakyan. Sobrang arte ko sa mga ganitong mga bagay. Hindi maarte pero pinoproteksyonan ko lang din talaga yung investment. Mas okay pa rin kung meron ka talagang protection doon sa leather mo. So, tara! Right, so lumipat ako dito sa second row ng sasakyan. Napakalamig talaga. Yung tumatagos yung lamig kahit naka pantalon ka, tumatagos yung lamig dito. Grabe. Right, so saan ba siya mas safe kung sakali, no? Kung saan ba siya mas safe na, kung kayo ang tatanungin, saan siya mas safe na ilagay? Dito ba sa passenger side o dito sa driver's side. So, siguro mas okay kapag dito sa driver's side. So, may mga maglalagay din dito siguro pag mag-isa ka, kung dito sa passenger side, kung mag-isa ka tapos si baby, para makita mo rin in case na may emergency. Pero, mas okay, mas prefer namin na ilagay siya dito sa driver's side. Actually, protector din siya. Para kung sakaling malaki na si baby, nandito lang siya. Nasabit ko siya dito sa likod ng upuan ko ng driver side. Kung nailalagay ko na siya, mayroon na rin protection para hindi madumihan kung sakaling malaki na si baby. Pero matagal pa yun, hindi pa nga lumalabas eh. Tinanggal ko itong strap na ito. Siyempre, iyayakap ko siya dito. At siguro, pwede siyang may-adjust. Ihilahin ko lang ito. Ganda. Hinihila lang pala ito para maging fit. Saka para hindi mangalaw-galaw. Tingnan kung may space pa rito. Mas maganda siguro kung ganito. Ihilahin ko lang din ulit. Ayan na, nakabit ko na yung taas. And sa baba. Mukhang maganda. Okay naman siya. Maganda. Ay, kabit ko na yun na. Ito. Kapag nagpatong ka dito, hindi dudulas. Ang car seat. At talaga hindi naman pwedeng dumulas. Kasi may sarili din belt yung mga car seat na yun. Yung car seat na dito. Para talagang matibay siya. So, ganito magiging experience niya. Ayan.
Okay, try kong mahigitan. Ito na po ang itsura niya. So, meron na akong protector ngayon. So may baman siya, may putik ang paa. Hindi ka maay, may putik ang paa. Protektado. And then, itong cover din niya doon sa car seat. Baby. Meron din siyang bulsa rito. May pocket din siya para kung ano man ang isasabit mo dyan, meron din. Tsaka may mga lagayan na rin dito. And zipper, syempre. Kung may tatago ka. Hello! Umakit na ako dito sa taas kasi napakalamig na sa baba. At since naikabit ko na yung ang seat cover para sa protection ng sa car seat ni baby, iiwanan ko na doon and siguro after a week tsaka ako ikakabit ulit yung car seat ni baby. Siyempre, ginagawa ko ito para pang-alis lang ng stress din sa trabaho dito sa Amerika. Hindi kasi katulad sa Pilipinas na marami kang kaibigan, marami kang nakakausap dito. Parang sarili mo lang, lalo't nagkaroon ng pandemic, kaya hindi makalabas. Ingat kayo palagi dyan at mahal na mahal ko kayo. God bless you all and have a great day everyone.